Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong videos. So, tayo ngayon ay mag-unbox ng kararating lang na item from Lazada. So, maiksing kwento muna tayo guys. Binili ko to kasi akala ko makakabili ako ng bike. Kaya lang, hindi dumating yung budget. Eh, hindi ko na siya na-cancel. Kaya, tinanggap ko na yung shipment. Yan. Pero itatabi ko na lang ito para just in case pag nakabili ako ng bike, magamit ko. Ano nga ba itong i-unbox natin? Guys, nakikita nyo naman sa title, Unboxing of Lazada Wireless Speedometer. So, ano pa hinihintay natin guys? Buksan na natin ito. Lalagay ko na lang nga pala sa description guys kung saan ko ito nabili. Yan. So, nabili ko ito 444 pesos yung speedometer. Tapos 84 pesos yung Barfly. Yung pinagkakabitan nung speedometer. Yan. So plastic. Yan. Meron naman siyang foam kahit pa paano. Yan. Hindi naman ako masyadong OC pagdating sa packaging. Basta hindi ma-damage yung item, okay na ako doon. So dito muna tayo guys sa Barfly. Yan. Sabi sa Barfly, made of plastic daw to. So tingnan natin. So, medyo plastic nga. Tapos, meron siyang kasamang tornilyo. So, dalawa lang naman. Barfly, tapos yung tornilyo. Lalagay ko na guys, baka kasi mawala. Mahirap naman maghanap ng tornilyo nito. Yan. So, ito yung 84 pesos. Ikakabit natin ito doon sa handlebar. Tapos dito, ikakabit yung speedometer ng Lazada. Ayan. So, tapos na tayo sa Barfly. Punta tayo mismo dun sa speedometer. Sa speedometer, ayan, makikita natin yung harap niya. Yung gilid, bicycle computer. Sa likod, bicycle computer din. Bicycle computer, wala. Puro bicycle computer. Ayan. So, buksan natin. So, pagbukas natin, wala na. May isang plastic. Mayroong manual. Tapos, yung pinaka computer niya. Yan, yung pinaka computer. So, tawagin natin itong pinaka computer o yung bicycle computer. Kasi dito sa plastic, may makikita tayo dito mga laman. Andito yung sensor, saka yung magnet. So, isa-isay natin kung nilang isang laman ng plastic. Meron tayo ditong 1, 2, 3, 4 na zip tie. Yung sensor na may kasamang baterya. By the way guys, kaya ako nga pala napili itong Lazada kasi rechargeable itong computer na to. Mahal kasi yung baterya. Siguro naman ito hindi natin ito makuubos yung baterya kasi sensor lang naman to. Meron tayo dito rubber o-ring. Yan. Ginagamit nga pala to guys, rubber o-ring kung wala kang Barfly. Ipapakita ko guys mamaya kung paano. Tapos, yung pinaka-magnet. Ayan, yung pinaka-magnet no, na nilalagay sa rayos o sa spoke. Tapos, meron tayo dito dalawang rubber na meron double-sided tape. Yan. Palagay ko itong isa na to para dun sa computer at itong isa na to para dun sa sensor. Meron naman tayo dito mount. Yung mount na paglalagyan sa computer. At syempre hindi mawala yung micro USB para i-charge natin yung ating computer. Yan. So punta tayo sa ating computer. Ayaw natanggal, yun. So, ito yung ating computer. Siyempre, meron tayong makikita dyan speed, time, average speed, saka yung distance, and etc. Yan. So, siyempre, una, kailangan natin tanggalin yung stickers sa taas. Kasi, hindi natin makikita ng gusto. So, ayan, tatanggalin ko na. Pakita ko lang sa camera, guys.
Yan, tanggalin natin. Yan. So, tanggalin natin. Ayaw. Yun, o. Oh. Focus natin. Yan. Tanggalin natin. Yun, o. Oh. Yan. Yan, natanggalan natin yung sticker, guys. I-open lang natin. So, para bago natin i-open, papakita ko lang muna kung yung mga makikita natin sa gilid. So, sa harap, sorry guys. Papakita ko lang muna kung yung makikita natin dito sa computer. So, sa harap, ito yung pinaka-screen, yung display. Yan. So, kung gusto nyo bumili ng siguro screen protector, magdi-DIY na lang. Wala kasing screen protector, oh. So, yun ang una ko napansin doon sa display. Pangalawa, meron tayo ditong dalawang button, yung M saka S. Siguro yung M mode, yung S, hindi ko pa alam, pero babasa, set. Yung M is mode, yung S set. Tapos dito sa gilid, mayroon ditong rubber. Ayan. Dito natin i-charge. Dito yung kanyang DC in. Para kung sakaling lobat na. Tapos sa likod, ito yung pinag-mount, kakabitan natin dito. Ayan, pakita ko. Ayan, so naka-mount na siya guys. Ayan. So ito yung rubber, dito natin ikakabit. At tanggalin muna natin. Kakabit natin yung rubber dito. So ganyan ang mangyayari nyan guys. Wala kasi tayo dito available na handlebar. So, inano ko lang yung daliri ko. Ayan. So, ganyan maging itsura. Pero kung meron kang barfly, na in-order, so, ito na yung barfly, dito mo na lang siya ikakabit. Ayan. So, mas maganda kung sa barfly mo na lang siya ikakabit para na-affix yung barfly. Kasi kung rubber, baka maputol, diba? Malaglag pa tong yung cyclo computer. So, hindi ko na tanggalin ko na muna siguro yan. Yan. Siyempre, unang-una kailangan natin buksan tong cyclo computer. So, pinindot ko yung mode. Yan. So, pagkabukas, may makikita tayong kilometer, odometer, time, temperature, saka max kilometer. So, pag pipindutin natin yung mode, mag-iiba yung naka-display. So, lalabas dyan, distance, kilometer, average speed, yan, etc. Yan. So, dalawa lang naman yung mode dyan. Kung ano yung gusto mong lumitaw habang ikaw ay nagbabike para may makita kang reference ng iyong distance or yung speed. Tapos, kung gusto mong buksan yung backlight, alam ko sabay ng press yung M saka S. Ayun, oh, umiilaw na siya. Di ba? Yan. Guys, yun nga palang function itong cyclo computer. Yan, iisa-isahin ko, babasahin ko sa inyo. Meron tayong dito ng distance, trip distance, total distance, current speed, maximum speed, average speed, trip ride time, total ride time, kilometer units, clock, temperature, auto on off, battery status, charging indication, saka LED display backlight. So yun yung function ng ating cyclo computer. So guys, ang unang-unang kailangan gagawin natin, iseset muna natin yung cyclo computer kung anong size ng bike na paggagamitan natin. Ako kasi, bala kong ilagay ito sa 29er na bike. So, checkin natin sa manual kung ano yung code ng 29. So, sa 29, size 29, gagamitin natin yung code na 2288. So, para maset yon, sabi, press left button mode for 2 seconds. Yan, 1. So, yun na, may lumabas. Then, enter setup mode. Setup mode. And setup mode, press set. Ayan, pindutin natin yung set. Magbabago yung kilometer, saka
miles per hour. Mamimili kayo kung ano sa dalawa. Miles per hour or kilometer per hour. Ang pipiliin natin dito ay yung kilometer. So, pindot na yun ng isa pang mode. Lilipat naman dyan yan yung wheel size. So, ang wheel size natin ay 29. Ang code natin ay 2288. Kaya, gawin natin 2288. Ayan. So, naset na natin sa 2288. Susunod naman natin yung oras. Siset natin yung tamang oras. So, kilometer 0. Yan, total time. So, 24 hours. So, ayoko ng military time. Gusto ko yung ordinary time lang, kaya 12 hours gagawin natin. Yan. Then, yung oras ngayon. Pakita ng oras na? 2:26. Yan. So, ayun. 2:26 na. So, next natin, i-reset natin yung ibang naka-display dito. Long press mo lang yung set o yung S button. Makikita mo yun sa display na magre-reset. Ayan. So, na-reset ko na siya. So, papakita ko na lang din. Ayan. So, pag nag-blink, ibig sabihin nun, nag-reset na yun. Ayan. So, yun yung paano mag-reset ng Cyclo computer. Ayan guys, lalabas tayo para manghiram ng bike. Sa ngayon kasi wala pa tayong bike. Papakita ko sa inyo kung paano ikakabit yung ating barfly saka yung ating rubber o-ring. So palagay ko yung rubber o-ring muna ikakabit natin kasi yung barfly for permanent na to eh. Yan. Doon ko ilalagay sa aking bike to. Itatabi ko muna to hanggat wala akong bike. So tara guys, kabit natin. Guys, nandito tayo ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Nanghiram tayo ng bike ngayon para maipakita ko sa inyo kung paano magkabit ng Lixada Cyclo Meter o yung Cyclo Computer natin. So una natin gagawin, ikakabit natin yung mount dito sa handlebar. Ayan. So papakita ko sa inyo paano magkabit ng barfly saka yung kasamang mount dun sa Cyclo Computer. Ayan. So kunin natin yung fly bar o yung barfly. So, ito yung barfly natin. Kakabit natin to. Kailangan walang tornilyo. Then, ibubuka lang natin. So, hindi ko na masyadong ipit pa kasi inaram lang naman natin yung bike. So, ikakabit naman natin to. Itong mount na kasama ng Cyclo Computer o ng speedometer. So nakabit na natin yung mount ng kasama saka yung barfly. Bahala kayo kung anong gusto nyong gamitin dyan. Itong barfly hindi kasama sa cyclometer o speedometer yan, ito lang. So pagkatapos na kakabit natin itong speedometer. Yan, kita nyo yung sa naka-o-ring gumagalaw dito sa barfly. Yan, mas madaling magkabit dito sa barfly. Kaya kung bibili kayo na to guys, I suggest yung may kasama ng barfly. Ayan, so nakabit na natin to. Punta naman tayo sa sensor. So yan guys, kakabit natin yung sensor. Sabi sa manual, kailangan daw 60 centimeter yung distansya nung Cyclo computer natin saka yung sensor. So kukunin natin yung 60 centimeter niyan. So ito yung 60 centimeter. Yan. Medyo halos nasa baba na siya nung tinidor o nung fork. Ayan.
So, kunin lang natin yung sensor natin. So, ayan guys, nakikabit na natin yung barfly mount saka speedometer. Ngayon, kakabit naman natin tong sensor saka magnet niya. Pero bago yon, kailangan muna natin tanggalin tong papel sa baterya. Kailangan natin ng kahit anong barya para mabuksan tong cover. Then, matanggal natin yung papel dun sa pinakabaterya niya. Pag hindi nyo tinanggal yan, hindi magkakaroon ng power tong sensor. Yan. So, natanggal na natin. Kailangan natin kumuha ng zip tie. So, kailangan yung sensor nandun sa loob. Tapos yung baterya nandito sa labas. So, shoot lang natin. Gagamit tayo ng dalawang zip tie. So, shoot lang natin parehas yan. Para maikabit dito sa fork. Yan. So, isa-isa lang yung pagkabit. Hindi ko na masyadong iigpitan, guys. For demonstration purpose lang naman to eh. Nanghiram lang tayo ng bike. Hindi naman akin to eh. Yan. So, pagkatapos natin maikabit yung sensor, kunin natin yung magnet. Itong pinakahiwa niya, lalagay lang natin sa loob ng spokes. So, dito sa pagitan nito, ilalagay. Para mas maganda, hindi siya malaglag. So, dapat nakalabas yung magnet. So, kung makikita nyo sa likod, meron ditong kanal. So, gagamit tayo ng piso. Pero for demonstration lang naman to, higpitan lang natin ang kamay. Yan, dito natin ilalagay. Tapos yung distansya, nasa 5 mm lang daw. So, lalapit pa natin. Yan. So, pakita ko sa inyo kung gaano kalayo. So, ganyan kalayo dapat yung ating magnet saka sensor. Yan, nasa gitna. Ngayon, kung malayo siya masyado, hindi yan madedetect ng sensor. So, ayan guys, testing natin. Testing natin kung gagana yung ating speedometer. So, ayan, nakita niyo, gumagana na yung speedometer natin. Kapag nakita niyo walang readings yung speedometer, ibig sabihin nun, malayo yung sensor sa baterya. Ilalayo ko para makita natin ninyo. Ayan guys, nilayo ko yung sensor. Papaikutin ko, makikita niyo walang readings. Kasi malayo. So pag walang readings, ilapit niyo lang. Yan. Siguraduhin niyo lang hindi tatama yung sensor sa spoke. So ayan, nakita niyo gumagana na siya guys, oh. Pinaikot ko lang yung gulong. Ayan. So guys, ayan yung ating unboxing, review, at saka installation ng Lixadas rechargeable cyclo computer or speedometer. Ayan. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutang pindutin ng likes. At mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa Lixada na to. By the way, nabili ko nga pala yung cyclo computer or speedometer sa halagang 444 pesos. Tapos yung barfly, nabili ko ng 84 pesos. Ilalagay ko na lang sa description guys kung saan ko ito nabili. Yan. Kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutang pindutin yung subscribe button para ma-notify kayo kapag nag-upload tayo ng panibagong video. So hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!